Welcome to Matsi 21 Vlogs. By the way, my name is Mitch. And for today's video, guys, ay ito yung ating part 2 na gagawa natin ng face swap, pero gagawa na tayo ng invitation card. Gamit lang ang Photoshop. So, guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo lang makalimutan na i-like, subscribe, comment down below, and click the notification bell para lagi pong updated sa mga bagong video na ilalabas ko sa akin channel. So, without further ado, guys, let's begin our tutorial. So, yung mga dapat nating gagamitin na dapat nating ilagay sa ating folder ay background. And then, yung na-edit nyo ng face swap. So, meron to sa aking YouTube channel. May tutorial po ako nito kung paano to gawin. At yung design po na ilalagay natin sa gagawin nating layout ng ating invitation. And then, syempre, kailangan din natin magkaroon tayo ng Photoshop up sa ating mga desktop. So, guys, i-open na natin yung ating mga Photoshop para makapag-edit na tayo ng layout ng ating invitation. So, kailangan muna natin ilagay yung size ng ating invitation. So, ang ginawa ko dito, guys, pixel po siya ng 3R. So, naka-indicate na po kung ano po yung sizes na ginamit ko. And then, pagkatapos nito, guys, ay ilagay na po natin dito yung ating background na gagamitin. Ipit lang po natin yung background na gagamitin natin sa ating size na 3R. So, kapag okay na to, guys, ay i-click nyo na po yung check. And next naman, ay ilagay na po natin yung face swap na ginawa natin. So, guys, kung wala pa kayong ganito at hindi nyo pa po ito alam na gawin, meron po akong step-by-step tutorial sa aking channel. So, ilalagay ko na lang din po yung link dyan sa description below para po matutunan nyo po itong gawin. So, ayan na, guys, ilalagay na po natin yung ating ginawa na face swap. So, nakikita nyo po na may bilog po dyan sa aking background. Dyan ko po siya tinapat para maganda po yung dating ng aking nilalagay na picture nitong ating birthday celebrant. Kung sobrang laki po ng picture, guys, pwede nyo naman to paliitin. Basta ingat lang po sa pagpapaliit or pagpapalaki ng picture para hindi po sobrang stretch. Then, guys, lalagyan naman natin siya ng stroke. Yung paglagay ng stroke, guys, ay i-right-click nyo lang yung picture, then click nyo yung blending. Then, hanapin nyo lang po dyan sa mga details yung stroke. So, makikita nyo po yan dyan, guys. Sundan nyo lang po yung arrow na nilalagay ko dito sa aking desktop. And then, pwede nyo po yung pakapalin po yung stroke na nilalagay nyo. At pwede nyo rin po itong palitan ng kulay. Depende po sa gusto po ninyong ilagay dun sa picture. Then, guys, ilagyan ko dito ng konting drop shadow para magkaroon ng pag-angat yung picture. Then, next, mag-a-add na po tayo ng title para sa ating celebrant. So, guys, sa title naman, guys, depende sa font na gusto nyong gamitin. Kung meron kayong mga iba't ibang klase ng font na meron sa inyong desktop, ay pwede nyo pong magamit ito sa inyong mga Photoshop. Kasi automatic na po na mailalagay po yung mga font kapag once na may mga font po kayo na iba't ibang klase sa inyong desktop. So, ang paglagay naman ng font, guys, ay i-style po natin siya. So, lalagyan po natin to ng arc. Siyempre, bago natin lagyan ng arc, ay papalitan muna natin ng kulay ang ating text. So, ang pinili kong kulay dito, guys, ay red. Kasi yung combination ng color ng Superman Hero, dun ko lang po binish yung mga kulay na ilalagay ko dito. So, yung mga color na pinagpilihan ko dito, guys, ay color red, blue, and yellow. Yun lang po yung mga combination ng kulay na ilalagay natin sa ating invitation na layout. And dyan, nalagyan na rin natin siya ng konting arc. So, now naman, lalagyan naman natin siya ng stroke. So, i-right click nyo lang po yung text and then may lalabas po dyan na box. Dun po kayo mamimili kung saan po yung stroke. Yun po yung ilalagay nyo po na highlights na katulad ng nilagyan natin dun sa picture kanina. And depende na lang din sa inyo, guys, kung gaano kakapal yung ilalagay nyo yung stroke dun sa title ninyo. And then, yan, nalagyan ko na po ng stroke na color yellow po yung pinili ko. Gawa po nga na kinombine ko lang po yung color ng Superman Hero dito sa ating text. So, next naman, guys, ay ilalagay na po natin yung name ng ating celebrant. So, ayan. Ang gagawin naman natin dito, guys, kung ano po yung ginawa natin dun sa unang-unang text, ay ganun lang din po yung gagawin natin sa pangalawa. So, hindi din po siya mahihirapang sundan kasi same lang naman po yung mga gagawin natin na text. So, guys, kaya hindi kayo mahihirapan na sundan kung ano yung ginawa natin kasi ganun lang din po yung gagawin natin simula dun sa una hanggang sa pangalawa. So, ayan na, guys, pinalitan lang din natin to ng kulay, itong name niya, and then ganun po, nilagyan lang po natin siya ng stroke. Tapos, medyo pinalikihan ko lang po yung pangalan niya para masyado siyang kita-kita once po na
natanggap na po itong invitation layout natin na ibibigay natin sa ating mga pupunta sa ating party, syempre. So, yan guys, nakita nyo, ginalagyan ko lang din siya ng konting arc. Hindi ko naman masyado siyang in-arc ng in-arc. Konti lang yung parang magkakaroon lang siya ng konting design sa ating layout. So, pag okay na yung design natin na arc, ay guys, pwede na natin siyang i-check para ma-save natin ito. And then, next naman, ilalagay naman natin dito yung age ng ating celebrant sa pinakababa. At wala tayong lalagay na arc dito guys. So, plain lang siya na straight. And then, pinalitan lang natin to ng kulay at nilagyan lang natin siya ng konting stroke. So, katulad kanina na ginawa natin, ay i-right-click lang natin yung text. And then, i-click nyo po yung blending. Then, hanapin nyo po yung stroke dito. At dun nyo na po i-edit kung ano po yung kulay at kung ano po yung kapal ng stroke nito sa inyong mga layout. And then guys, medyo pinalakihan ko lang din yung edge ng ating celebrant para mas kitang-kita din po siya dito sa ating layout kung ano po yung sineselebrate niya ng age sa kanyang birthday. So, next kapag okay na to guys, ang gagawin naman natin ay ika-copy lang natin yung pinakaunang text natin, yung pangalawang text pala natin, yung name niya. Yun po yung ika-copy nyo para hindi na po kayo mahirapang gumawa pa ng arc kapag magdi-design po kayo sa inyong layout. So, kung ano po yung design ng pangalawa nating text, ay ganun din dapat yung maging design ng ating sa birthday na name at saka dun po sa last part ng ating text. So, yun guys, ang ginawa ko lang naman dito ay pinalitan ko lang din siya ng kulay. At ganun din po yung stroke, pinalitan ko ng kulay kasi po, binagay ko lang din po sa team ng superhero na gusto ko niya. So, yan nga guys, medyo nalitan pa ako dito sa birthday. So, ang ginawa ko naman dito guys ay nilakihan ko lang naman siya ng konti. Konting-konti lang naman guys para lang bumagay sa ating layout. So guys, kung okay na tong birthday, so pwede nyo na po itong i-check para ma-save na po ito. And then, ganun din po yung gagawin natin, yung birthday naman po yung ika-copy-paste natin dito sa ating layout. So para ngayon nga guys, para hindi tayo mahirapan, ganun lang po yung gagawin natin para po maging maayos lang po yung paglalagay natin ng ating name sa ating layout. So ngayon guys, ay ang gagawin naman natin ay iayos na lang po natin tong mga text. So kung nakikita nyo po guys na medyo malalaki pa yung mga space ng ating mga text, ay iaayos lang po natin yan ng konti. So, nakikita nyo po dito na yung 8 ay malaki pa yung space, so ibababa ko lang din po yan ng konti. Kung ganito po yung design na gagawin ninyo guys, ganito lang din po yung pag-aayos po ninyo sa inyong mga layout. Don't worry guys, hindi naman mahirap gumawa dito sa Photoshop, basta sundan nyo lang po yung step by step na tinuturo ko sa inyo para po madali po niyong makuha kung paano po gumawa ng sarili niyo pong layout invitation dito sa Photoshop. Make sure lang guys na tama po yung sukat na gagawin niyo para once na maipaprint niyo po ito ay saktong-sakto lang po sa gagamitin po ninyong invitation na picture. So guys, yung last naman po na ilalagay natin ay yung ating last design. Etong design naman ito guys, nakikita nyo na wala pa po akong details dyan kung anong araw at kung anong date at time siya mag-start ng kanyang celebration. So guys, dito sa maliit na design na to, dito ko pagkakasyahin yung details na yon. So nakikita nyo na para siyang light blue yung pinaka-color niya. Yun nga guys, binagay ko ulit dito sa ating Superman hero na gusto ng ating celebrant. And then, ang ginawa ko naman dito guys, ay pinaliit ko lang yung mga font. So, ang font na nilagay ko dito ay Calibri. So, niliitan ko lang din siya para magkasya siya dyan sa design na nilagay ko. Then, yung color na nilagay ko dito ay plain lang na black. Hindi ko na din siya nilagyan ng stroke guys, kasi para mas madali po itong makita kasi sobrang liliit po nito. Once po na ibigay nyo po ito sa mga iniimbitahan nyo po na mga a-attend po sa celebration ng inyong birthday. So ayun, tinatansya ko pa siya guys kung magiging eksakto po siya dito sa design na nilagay ko. So ang ginawa ko muna dito guys ay tinype ko muna lahat ng details saka ko siya aayusin na pa isa-isa. Kasi makikita nyo dyan guys, medyo parang straight lang siya. So ang gagawin ko dyan ay iuusog ko lang siya guys. So pagsasama-samay ko lang yung mga tamang details na nilagay ko dito sa
maliit na design na to. So, ayan, makikita nyo guys kung paano ko siya ayusin para lang mapagkasya ko siya dyan sa maliit na design na yan. So, medyo konting nilakihan ko lang siya ng konti para makita din siya once po na ma-print ko ito. And make sure lang din guys na malinaw din yung pagkagawa nyo ng face swap para hindi po maging blurry habang ini-edit nyo po ito dito sa Photoshop. So guys, ayan na, nakita nyo na na naayos na natin. At do-double check na lang natin kung meron pa tayong babaguhin. So ayan nga guys, medyo pinalaki ko lang din yung ating birthday boy. And then kung okay na guys yung lahat, ay pwede na po natin i-save ito. I-click lang po natin yung file, then save. Then isi-save nyo po siya as JPEG para po hindi po kayo mahirapan na ipaprint po ito sa mga nag-print po sa inyong mga lugar. So guys, ito na yung ating final face swap invitation layout na ginawa natin sa Photoshop. So guys, ito na siya. So kung nakikita nyo, napakasimple lang na ginawa natin sa Photoshop. And I hope guys na masundan nyo po ito para makagawa lang po kayo ng sarili nyo pong mga layout invitation na pwede nyo na pang i-direct na ipaprint sa mga nagpiprint po sa inyong lugar. So that's it for today guys, and I hope may natutunan na naman kayo sa aking tutorial for today. At guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo namang kalimutan na i-like, subscribe, and comment down below, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video upload na ilalagay ko sa aking channel. See you guys and bye!